Hi guys, welcome back sa YouTube channel ni Clark and Tabalanza. Ako po si Clark and Tabalanza. Today po guys, pakita ko sa inyo kung anong ginawa ko sa rechargeable fan na to, kasi nawala yung original niya na pindutan dito guys, yung maliit yung kulay pink na bilog siya, tapos pink ang kulay at maliit na button yon. So papayin ko sa inyo ang pagbubukas, kasi hindi ko pinakita sa inyo paano ko ito binuksan. So ganito yon. Ang gamit ko lang ay itong flat screw na ganito kaliit yung ulo. So ganito kaliit. Ito lang kaliit yung ulo. So sa pagbubukas ay ganito. Ipasok ko lang siya dito sa gap ng electric fan. So kita nyo yan, ipasok ko siya yan, tapos itulak ko siya pa ganun hanggang sa bumukas yung clip. Tsaka ang una niya pala ay uugutin nyo muna ito, uugutin itong cover niya dito, kasi syempre nakuugot to. Diba? Ayun. So, nakugot siya. Nakugot siya. So, pagkabukas ng clip. So, oops. Ayun. Yeah, man. Kumaya ko lang ko. So, sa pagbukas ay hinila ko lang ito. Hihilain ko. Yan. Yeah. Ito na po yun, natanggal ko na yung cover, at ito po yung pindutan na pinalit ko. Ito na po. Ito siya. Ito po siya. Yan. Lapit ko. Ayan. Ito siya. Ito yung pindutan na pinalit ko sa nawala. Ang original kasi nito maliit. So, nawala. So, wala akong choice. Dahil nawala na yung maliit. Ito masip yun. So, original nawala. So, ito na. So, ang ginawa ko dito guys, kasi yung dating butas niya nga, dahil ito, ito ulit, ito ay, ito yung butas na ito, maliit to dati, ito, maliit. Hindi nyo makita eh. Maliit to dati. Maliit. So, ang ginawa ko, kasi nga, maliit nga. Dahil nga, ang original nga na button ay maliit. At itong pinalit ko ay malaki. So, ang ginawa ko is, nilakihan ko tong buttons. At tong ano pala, tong butas na to, nilakihan ko gamit ang gunting. So, gunting yung ginamit ko para malakihan. Gunting lang. Ipapasok ko yung gunting dito.
pasok yung gunting, tapos iikutin mo lang yung gunting. So ganun lang yung ginawa ko para lumaki to, para sumakto naman to pagka ipinabit mo. So ganyan siya, pag ipinasok mo na yan ang loob. Okay, pinasok mo siya. Yan, sakto. Tsaka, susala. Ito guys. Sakto siya. Oops. Yes. Sakto. So, sakto lang siya. Sakto lang siya guys. So, yun ang ginawa ko. So, yun nga. Ang sikpe ito para kasi guys, kapag wala yung pindutan niya, hindi mo ito mapapaandar ang rechargeable fan mo kapag nawala to. Nawala tong button. Pag nawala tong pindutan na eto. Pag wala to, hindi mo makapagana ang rechargeable fan mo. At kung papakita ko rin sa inyo kung paano ko tatanggalin tong LEC. So ilapit na lang natin yung camera. Ayan. O. So sa pagtanggal ng LEC ng ganitong rechargeable fan, hinuhugot lang siya. Yun. So, tanggal na siya. Hinihila lang. So, actually, hindi lahat ng rechargeable fan is ganito yung style na pantanggal ng LEC. At saka, ipakita ko rin sa inyo yung sa loob na ating rechargeable fan. It dito po sa ano, sa casing na ito, ang nasa loob po nito ay DC motor. So mamaya papakita ko ang picture ng itsura ng DC motor. Pakita ko sa inyo yung picture. So, ito siya. At ito siya. Ito siya. So, naman ito DC motor. So, ito naman. Ito yung ating push. Ito yung ating iikot. Ito yung ating pindutan para umandar yung DC motor. So, hindi, pero itong rechargeable fan na to, hindi to sila. So pinakita ko lang sa inyo kung anong ginawa ko nung nawala ang yung original niya na pindutan. So ito, ito pa yung isang parts ng ating rechargeable fan. Maliban sa push button switch at ang DC motor, ang isa dito ay ito po yung charging port ng ating rechargeable fan. So ito yan siya. So dito natin ipinapasok ang ating charger ng ating rechargeable fan. So tapos ito naman yung ating battery ng ating rechargeable fan. So pasensya na kayo guys kung masilaw. So pakita ko lang. Ito yung ating battery. Button switch, charging port,
Tapos ito yung kanyang ito yung kanyang DC motor na nasa loob. Ito yung DC motor na nasa loob. So kung paano natin siya ikinabit, ibinuo ulit ang rechargeable fan na to. Kunin ko yung ito. Kunin ko to. So yan. So kung paano natin siya binuo, kunalos, ganito rin natin siya bubuuhin. Sa pagkabit ng ating blade, ito na nga, sentro siya doon sa may butas. Kapag sentro na siya, wait nga, naulong yung camera. So kapag na-sentro na yung blade ng ating rechargeable fan, na-sentro na siya, itulak nyo siya, itulak nyo hanggang sa sumagad siya dito sa shafting, hanggang lumabas yung, hindi naman labas na labas, pero medyo lumabas yung dulo ng shaft or axle pin natin. So yan na siya, nakabit na. So sa pagkabit naman ng ating cover, sisingin muna natin. Sisingin muna. Yan. So sa pagkabit naman ng ating cover, sa pagkabit ng cover naman ay ganito. Una, yung button, alawin niya pala, ipakita ko pala sa inyo yung difference ng original tsaka ano, itong pinalit ko. Yung original na button pala, yung butas niya is pa ganito, parang ano po, square yata, parang square nga. So tapos itong pinalit ko is bilog yung nasa likod. Yung original na pindutan is yung sa harap niya nga bilog, pero yung sa likod niya, yung butas niya is square. So okay na ito, kahit na ganito lang. So sa pagkabit, ganito lang. Wait lang, hindi nyo makita eh. Kasi, so ganyan, kailangan sentro yan dito sa butas. Kailangan sentro siya. And dyan sa butas, kailangan sentro siya. Tapos, ipotulak nyo siya dyan. Tapos, babalik tawin natin siya. Yeah. Babalik tawin lang natin para hindi mahulog yung buttons. Tapos, isunod natin ito. Yung ating fan. Tapos, make sure nyo lang na nakasentro na, kasi kapag hindi sentro yan guys, hindi po papasok yung mga clips. So kailangan isentro nyo siya sa pagbalik, sa pagbalik, para hindi po madulas, kasi hirap. So sa pagkabit ng ano natin, cover yan, ito ko lang namin, ito na, pakintakan na. So ito, sa pagkabit, so yan, pasok, tapos
Yan. Kulak nyo hanggang sa mag-lock siya. So, yan na siya. Lock na. Yan. So, yan. Pinulak ko lang yung button para bumaba. So, yan na siya, guys. Naikabit na natin yung cover natin. So, kakabit ko na itong itong bakit na to. So, sa pagkabit kailangan kung sa tama siya hindi pwedeng baliktad kasi kapag itong cover dapat tama yung pagkabit nyo kasi kung baliktad tinan nyo kung baliktad ayun o matigas siya, hindi nyo mapasok. Tapos, kung tama naman siya, ito, tulak nyo lang. Ito. Tulak nyo lang. Okay. Yan, tulak nyo. Yan. Yan, pumasok na. So, yan, nabuo na natin ang insertable pan natin. Yan na siya. So yun lang po guys. So pinakita ko lang sa inyo kung ano yung ginawa ko sa rechargeable pan na to. So please po like, pakilike, share, subscribe at comment na rin po kayo sa baba kung paano man ang gusto nyo. So, kung nagustuhan nyo, pakilike. Like, share, at subscribe na sa YouTube ko. At kung hindi naman nagustuhan, pwede naman kayo mag-dislike kung gusto. So, see you on my next video.